ara, hindi pa rin pinapagamit yung tubig gripo sa pag-inom. Henry, tama ka dyan kasi nga may outbreak pa. Pero kung tutusin, sabi ni Baguio Mayor Benjamin Magalong, ligtas talagang inumin yung kanilang tap water basta dumaan sa treatment ng water district. Kaya nga lang dahil sa sitwasyon ay pinaiiwas muna dyan yung mga residente. Sabi naman ng mga nakausap naming Baguio residents, talagang depende sa lifestyle o sa nakasanayan nila yung kung saan sila kumukuha ng drinking water. Pero di hamak, ngayong outbreak, mas umiinom na sila at gumagamit ng mineral water. Isang araw pa lang, ubos na ang galon-galong purified water na binebenta ni Linda. Kaya panay rin ang pa-deliver niya mula sa supplier na dati kada tatlong araw lang niya ginagawa. Nagamit daw sa panluto yung iba, pansabaw sa ulam. Mas mahal ang mineral water dun sa faucet. Kaya, pero at least naman na kung sa mineral ka gagamit, nakaka-adjust ka, hindi ka makakaiwas ka sa sakit. Matumal naman ang benta sa milk tea shop ni Alexis. Pagtitiyak niya sa mga customer, ligtas ang kanyang inumin. Lagi akong bumibili ng mineral na ngayon, panghugas din, pangbanlaw. Ganun. Para extra. Para, kasi mahirap din pag naapektuhan din yung mga customer. Ramdam ng mga taga-Baguio ang ilang pagbabago sa buhay nila mula nang magkaroon ng diarrhea outbreak. Sabi ni Mayor Benjamin Magalong, hindi naman ito permanente. Pero bilang pag-iingat at habang tuloy-tuloy pa ang testing, payo ng alkalde, huwag munang uminom ng tap water. Basta hindi dumaan sa isang intermediate na storage, okay. Like a water tank. It's a potable water. You can drink it. You can. Kaya lang, dahil nga rito, nagtetest pa tayo eh. Part of the containment and prevention measure natin is iwasan na lang muna mag-uminom. Natuklasan rin ng Baguio Health Officials na sa 10 stool samples, 5 ang positibo sa norovirus, 3 naman sa sapovirus at 2 sa parehong virus. Ang mga naturang virus ang nagiging sanhian nila ng viral outbreak at acute gastroenteritis. Pero hindi pa rin ito conclusive dahil hinihintay pa ang resulta ng iba pang test. Ito yung tinatawag natin na stomach flu or intestinal flu that we call it. But they are not actually flu. But we always experience them, especially during the cold season. And the transmission could be possibly from contaminated food and water. And they can be transmitted through direct contact. They can also be transmitted through touching tables or itong mga surfaces. Sabi ng DOH, safe drinking water at good hand hygiene pa rin ang mabisang panlaban sa diarrhea. Dapat rin na nilang manatili sa bahay at magpahinga ang may sakit at iwasang maghanda ng pagkain ng iba upang hindi na makahawa pa. Also, when caring for sick household members, we should be careful in cleaning up fecal material or vomit and disinfecting contaminated surfaces. So, these viruses or even bacteria are easily killed using our common household bleach or other commercial disinfectants. Itinanggi naman ni Magalong na na-trace sa iisang establishmento ang mga sakit dahil sa ibang mga lugar nang galing ang ibang kaso. Pero siniguro niyang hahabulin ang mga mapatutunayang may pananagutan. Once na everything normalized, babalikan namin yung mga yan at aalamin namin ngayon, imbestigan namin. Were they able to comply with our sanitation code? Nitong weekend, dinagsa pa rin ng mga turista ang Baguio City habang pababa na ang bilang ng naitatalang diarrhea cases. Pero para kay Magalong, hanggat hindi pa talagang natutukoy ang pinagmulan ng hindi pangkaraniwang dami at clustering ng diarrhea cases sa lungsod, hindi pa masasabing tapos na ang outbreak. Sa lumabas namang impormasyon ng Baguio PIO ngayong hapon, nagnegatibo sa fecal coliform yung water sources ng Baguio Water District. Ito yung nagsusupply ng tubig sa malaking bahagi ng Central Business District dito. Negative din sa bacterial contaminants ang tangke ng tubig at yung water meter sa parking extension ng isang mall dito sa Baguio. Henry. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.